Okay, alright yan, at welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito na nga, no? Senador Rapitul po ay ninais po niya na dalhin na po sa Senado itong ang kaso ni Catherine Camilon dahil mayroon pong nasisilip itong si Senador Rapitul po na talagang ito palang mga De Castro, lalong-lalo na po sa kanilang probinsya, ay ma-impluensya din pala ang ama nito, mga kaibigan. Kaya ay ito nga ang isa sa nasilip ni Senador Rapitul po na baka mayroon pong nangyayari na mga mikos-mikos sa kaso, at ninais po ni Senador Rapitul po na mabigyan talaga ng tamang hustisya itong ang biglaang pagkawala ni Catherine Camilon na hanggang ngayon nga ay hindi pa matukoy kung saan nga ito sa ngayon, mga kaibigan. Kaya wag na po nating patagalin at atin munang panuurin itong ang nangyari po na pagtatanong ni Senador Rapitul po sa pinakahit ng CIDJ na humawak nga sa kaso nito pong si Catherine Camilon. Ano pong next plano natin, Colonel? If ever na ma-resolve itong kaso, sir, nag-file nga po rin po kami ng motion to inhibition ng Batangas Prosecutor's Office. Ah, Batangas Prosecutor's Office, okay. Kasi yung abogado ni Jeffrey Magpantay, sir, ay dating membro ng Batangas Fiscal Office. At retired judge din po ng Batangas. Napagkasunduan namin ng pamilya, sir, nailipat namin sa DOJ Regional State Prosecutor. Okay. Dito po sa San Pablo. Para mawala yung agam-agam, sir, na siyempre, sir, kasamahan niya dati yun, mga fiscal. Dating judge yung abogado at kilala rin ng mga De Castro. So, ano, sir? For purposes of PI, minarapat namin, sir, na ilipat na muna. Kilala ng mga De Castro, guys, ano? Yung pong humawak ngayon, no, sa kaso ni Jeffrey Magpantay, yung dating assistant provincial prosecutor. So, klarong-klaro na po dito, mga kaibigan, ano? Kung sino po ang kumuha ng abogado na ito. Kaya kayo na po ang magbigay ng inyong komento, no, sa atin pong nasa isip, mga kaibigan. And ngayong January 22, sir, ay sasagot po yung abogado ni Magpantay, pati kay De Castro. Pinagko-comment po sila ng investigating fiscal kung anong masasabi nila. Okay, very good. Motion namin. Colonel, isang tanong na, ano, ito pong pamilya ni Major De Castro, are they influential in Batangas? Yung tatay po niya, sir, ay dating member po ng PNP at kasalukuyang municipal administrator po ng Tuwi Municipal Government. Ah. Yes, sir. Oh, okay. Natawa ako dito kay Senador Rapitul po. Parang mayroon pong pumapasok sa isipan ni Senador Rapitul po, mga kaibigan. Okay. Nakikita ko na po yung mga balakid. And again, you're doing your best po, Colonel, and I really appreciate you. Sana po lahat ng mga pulis ay katulad po ninyo umaksyon at mag-isip. Salamat po sa inyong serbisyo, Carl Jacinto Molina. Salamat po. Salamat po, sir. Salamat po, sir, sa tulong din po ninyo, sir, sa programa po ninyo. Mabuhay po mga taga-CIDG at mabuhay po kayo, Colonel. Attorney Garrett. Yes po, sir. Okay. Ang nangyari dito, nasa kustudiyan nila yung person of interest. Yes po. And then, gumawa sila ng motu proprio investigation para ma-dismiss ito at mapakawalan. Ngayon, si Major Alan De Castro, na person of interest, hindi pa naman siya suspect. Yes. Eh, nakawala na at who knows kung what will he do next. Ang sabi naman ni General Lucas, monitor daw nila yung mga galaw ni Major Alan De Castro. Yung sa akin na nakita ko, parang may problema dito yung region. Yung CIDG wala eh. Parang nagdidilidali itong region doon sa mga aksyon na supposed to be nagagawin nila. So pwede ba natin i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before tungkol i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Investigative techniques, yes.
Although I must comment po dun sa DNA evidence issue natin. I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence. Very strict po kasi ang ating court pag-accept po ng DNA evidence. Kailangan po i-motion po to sa korte. If we get DNA samples outside of the crime scene po na without proper court authority, pwede pong ma-exclude sa evidence yung DNA sample po na yon, which might destroy the identity of the accused. Maa-acquit pa po. Kahit positive po, Sen, if the evidence was not procured in a legal way, pwede pong maging road para ma-acquit ito. That's why I was asking po kung nasaan na po sila sa prosecution, kasi if they can secure at least probable cause po, kahit wala po yung DNA evidence, Sen, as long as they can secure probable cause, ilarga na po sana nila and then wait for the court to issue an order for DNA testing po, Sen. Kasi yung mga kamag-anak tumatanggi rin eh. Dapat cross-matching ko sa mga relatives nitong si Major Alan De Castro. Eh kaso pati yung mga kamag-anak tumatanggi. So ang ibig mo sabihin, pwede na i-file yung kaso sa korte. I think naka-file na yung kaso sa korte. And then yung fiscal, he has the right, the fiscal or the judge na para i-compel itong si Major De Castro. Sa ngayon po, it's only the judge handling the case po. So as long as we can procure probable cause para umakit na po ito sa korte, I would, yun po, motion na for DNA. So kung judge, matagal pa kasi dadampa mo sa piskalya and it will take time. In fact, gusto nga nila i-change ang venue, alisin sa Batangas kasi lumilitaw na parang... It's a parang luto po siya kasi yun. Yes, had many professional connections. Yun ang sabi ni Colonel Asinto na parang may mga connection daw ata itong si Medyo De Castro, and yung kanyang pamilya ay influential. We're not saying na ini-influensya ng mga kamag-anak. I'm not saying ini-influensya ni Major Alan De Castro, mga kamag-anak Major Alan De Castro yung investigation. I'm not saying that. Pero what yung is possibility lang. Colonel Jacinto Malino is saying yung pamilya nito well-connected. Yes po. And maganda po yung term niya kanina. Para lang, by the way mga kaibigan, tama po naman ang mga pakiramdam ni attorney Garrett, no? Dahil dito po ay talagang mapansin po natin na mayroon talagang parang mikus-mikus na nangyayari, at sabi nga ay parang niluluto na po itong kaso. So narapat talaga na ilipat po ito, no, mga kaibigan. Pumawala yung agam-agam na it might be something fixed or organized na po even before a decision comes. So but regardless po, Sen, I support motive. Nadalhin po natin sa Sen. Okay. Kasi I think there are a lot of opportunities that members of the police have missed para makakuha po ng available DNA evidence. Yes. And the Senate investigation. Wala tayong problema dun sa CIDG, pero ang problema sa region. Regional po. Yes po, Sen. Ginawa sana ng mga police, pumunta sa isang korte at sinabi, Judge, gusto namin mag-secure ng sample ng mga buhok. Yes po, Sen. At sinabi ni Judge na mga buhok ni person of interest sa kanyang kama, unan, and sabi ni Judge, sige, allowed. Okay yun. Yes po. Kasi ngayon po, Sen, the ruling po dyan, yung, kumbaga, yung rules natin right now is yung rules on DNA evidence na in-issue po ng Supreme Court. So, if we should follow that. We should ask the police to follow that po. Correct. Eh, galing Supreme Court yan. Sino ba naman mag-question yan? Sige. Apo. Okay, gets ko na. So, just the same, hearing natin to. Yes, Sen. We're on it. Siguro, dahil para doon sa investigative technique na dapat gawin ng mga police, ano matutunan nila dito, magtatawag tayo ng mga resource person properly to investigate, di ba? Mga taga-Soko. Yes, tama po yung sabi nyo, Sen. It goes a long way kung paano mo kausapin yung subject. Parang kayo nga po, if you would hold Shari accountable agad, you tell her na utang mo sa akin to bilang boss mo, parang gano'n, lalo na po sa police and military, I think they would have followed, or I think the suspect would have followed na magbigay po. Kaya nga, depende sa pag-convince, pero still, yes po. Kailangan pag ginawa ko yung kunya, kinunok evidence si Sherry, nandiyan yung abogado niya. Opo, sabihin sa kanya na, sige, kung gusto mo talaga, ito yung legal implications, go ahead. Colonel Jacinto. Sir, great po. Na-file na po ba yung kaso sa piskalya? Pero sabi niyo po, i-move ano, sa ibang ano jurisdiction? Yes, sir. Yan ang kapantahan namin, sir, kasama yung pamilya. Kasi, sir, yung defense lawyer nina Magpantay at saka
yung retired judge kasi sir at dating member ng Batangas Fiscal's Office. Ayun. Kakilala niya yung mga empleyado sir at saka ibang fiscal doon. For purposes of fair play sir at impartiality, minarapat namin sir na nag-file kami ng motion for them to inhibit at elevate na sa regional state prosecutor ng DOJ sa Region 4. Ayan, malinaw. Very clear. Thank you po so much again, Carl Jacinto. Malinaw. Thank you very much. Walang anuman po, sir. Walang anuman po. At Donegal, nakita mo naman, galing ng mga taga-CIDG natin sa Region 4A. Sige, tuloy natin sa resolution in the legislation para maimbestigahan further. Thank you, Donegal. Okay. Thank you din po, sir. Nanay Rosario, Miss Ching Ching. Hello po. Nanay, yun naman po, ano pong reaksyon nyo? Ayaw po, hindi natin pwede mapilit. Bawal po yun. Kagaya nga po sir ng sinasabi ninyo, kung siya ay walang itinatago, kahit ano, pwede. Kahit anong sabihin sa kanya, kung anong kailangan na gawin sa kanya, kailangan niyang pumayag, eh siguro nga ho, eh talagang siya ay guilty. Kaya wala ho sa kanyang makuha kahit ano. Wala hong malaman kahit ano. Wala ho siyang yun ho bang pagkukusa na o ito, ganito ang gawin niyo sa akin dahil wala naman akong kasalanan, lagi naman nga hong wala siya, lagi hong wala siyang kahit ano, hindi magsalita, wala na ho kaming, yun hong boses niya, hindi na ho namin narinig Ayun. I'm not saying na si Major Alan De Castro ay guilty, I'm not saying that. What we're saying is, kung wala kayo tinatago at gusto mo malinis sa pangalan mo, this is for your own benefit. Kasi kung talagang gusto mo malinis ang pangalan mo, yung imahe pinoprotektahan mo na pagbintangan ka lang, you will submit to any request for evidence extraction for you na para i-cross-match doon sa crime scene na nakuha. Kasi walang tinatago. Yun ang sinasabi din, nag-agree doon sa ating nanay. Okay? So, yun nga kasabihan. Alam na this. Alam na din. Alam na this. Iba yung sinasabi sa mga, ano, sa mga mga netizen. Sige po, tinututukan po namin ito. Nakita niyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Tuloy-tuloy pa rin po, tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po, Ms. Ching Ching. Okay, alright yan, mga kaibigan. At dito na nga, no? Ang ating hinihintay na talagang iimbestigahan po ito sa Senado. At ito nga ay mayroon na po, no? Na gagawin itong si Senador Rapitulpo na ito nga ay maimbestigahan sa Senado. So, mas maganda po ito na talagang maimbestigahan sa Senado kung para sa akin po, mga kaibigan, dahil doon po pwede po tawagin ang lahat po na involved po dito sa kaso na ito, yung mga PNP na nag-imbestiga, itong mga CIDJ at siyempre itong si police, dating police major Alan De Castro, no? So dating major po yan dahil sa ngayon po dismissed na po siya bilang police. So wala na po siyang katungkulan sa PNP, mga kaibigan. At ito din pong si Jeffrey Magpantay. So doon po ay kailangan na po nila nasagutin, no? Ang mga katanungan. Kung hindi man sila sasagot, andoon po ang kailang mga legal counsel, no? Na sasagot sa mga katanungan, mga kaibigan, no? So dito rin sa sinasabi, no? Na gagawa po sila, no? Ng paraan para po ay makunan po ng DNA itong si Police Major Alan De Castro, no, mga kaibigan. So doon po talaga makikita na itong si Police Major Alan De Castro ay talagang siya ba yung usakanya ba yung mga ibang buhok na nakuha doon po sa sasakyan na kung saan nga ay doon nilipat yung pong isang dugo ang katawan ng babae, mga kaibigan, no? Dahil mayroon pong mga nakuha doon na mga buhok ng lalaki, mga kaibigan. So baka yun ay talagang kay Police Major Alan De Castro at kaya takot na takot po siya na magbigay, mga kaibigan. At tama po naman, no, ang sinasabi ng ina ni Catherine Camilon na kung talagang wala po siyang tinatago, eh kahit ano po ang hilingin, no, ng mga nag-iimbestiga, kung pwede po na magpalay detector test or mga pagkuha ng DNA, ibibigay po niya, mga kaibigan, kung wala po siyang tinatago. Pero
sa nangyari nga na ito, sabi nga ni Senador Rapi Tulpo na alam na des. So ayan po mga kaibigan, no? Alam na des. So kayo po ang magkomento kung ano po ang ibig sabihin ni Senador Rapi Tulpo sa kanyang sinabi na alam na des, mga kaibigan. At siyempre, kailangan po talaga na ilipat ang kaso, no, sa ibang korte. Dahil doon pala sa korte na kung saan ngayon nga ginawa ang preliminary investigation, ay medyo meron po silang mga kilala ang mga De Castro sa mismong korte. At ito pang humawak sa kaso ngayon ni Jeffrey Magpantay ng kanyang legal counsel na dating assistant prosecutor sa nasabi pong probinsya, mga kaibigan, ano. At ito pong kanyang ama ay mayroon din pong katungkulan doon po sa probinsya, mga kaibigan. So diyan po ay masasabi po natin na talagang magagamit po nila ang kanilang impluensya sa kaso. So tama lang po, no, na ilipat talaga. Kaya siguro itong abogado na Major Alan De Castro ay parang ayaw po, sumang-ayaw na ilipat itong kaso, mga kaibigan, dahil kung dito lamang lilitisin ang kaso na ito sa korte na nandyan po ngayon ang ginawa po na investigasyon, ay sigurado na po na malusutan po nila, mga kaibigan. At hindi na po mahirapan ito legal counsel ni Police Major Alan De Castro. Pero kung ilipat po, ay doon na po sila talaga mahihirapan, mga kaibigan, dahil wala na po silang mga kakilala sa nasabi pong lilipatan na korte, no? So ano po inyong mga komento dito, mga kaibigan? Para sa akin po ay okay po ako na imbestigahan ito sa Senado, mga kaibigan, dahil malaki pong tulong yung pong gagawin po na pag-iimbestiga sa Senado para po ay matanong talaga itong mga sos. Actually, sila po ay person of interest po, mga kaibigan, ano? Sila po ay person of interest sa kaso pong ito na pagkawala po ni Catherine Cabilon. At doon po natin makikita kung ano ba ang kanila pong mga sagot sa mga katanungan na matagal na po na nais malaman ng pamilya ni Catherine Cabilon, siyempre sa atin po na mga nakasubaybay po sa kasong ito. Kayo po ba ay isang ayon din po na imbestigahan sa Senado? Pakicomment lang po sa ating comment section, mga kaibigan. At paki-hashtag po Senado. Ayan, para po ay mas lalo po itong madala sa Senado, mga kaibigan, ang kaso na ito. Dahil ang ating pong hanga dito ay mabigyan po ng ustisya ang ating mga kababayan na nakikita po natin na talagang aping-api po, lalong-lalo na po sa mga tao na mayroon pong katungkulan sa ating gobyerno. Okay, so hanggang dito lang po. Ako po muli ay magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa pong mga reaction video. At ako po pala si Rapido TV. At kung nagustuhan po ninyong video na ito, maaari po ay pakilike naman po, mga kaibigan. Maraming maraming salamat muli sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Palagi lamang po tayong mag-ingat sa mga po tayo na roon. See you po sa next video. God bless, lubas.